This is so good. So guys, nauwi tayo no sa KFC. So ngayon, order na tayo gamit yung self-ordering kiosk. Okay, so let's see. Our going to be dine in. Kung ano yung pinaka-interesting for me is really the rice meals nila, no? Meron silang nasi lemak, no, na combo. Let's try kung masasarapan ba tayo on this one. Okay, so ito na yung order natin. Kung meron pa tayong pwedeng ordering na iba pa. Okay, so complete the order. And then, proceed to payment. Card. Okay. So, nakuha na natin yung in-order natin no, dito sa KFC. So, what we ordered is a nasi lemak KFC. So, again, it's a combination of local and western, no, all in the same brand of KFC. Okay? So, the price is mga nasa... Kano ba binayaran ko? I paid for 19 ringgit or sabihin natin no, na mga nasa 210 to 220 pesos because kasi nag-upgrade ako guys no ng iced tea. So as usual no may dagdag siya no na additional na bayad. So tingnan niyo guys tong in-order ko no. So of course the star of this menu or dish is the chicken. Okay? And we have the pepino or the cucumber and then we have the nasi lemak sauce. Of course, meron siyang egg doon and peanuts. So, hindi ko lang alam no kung meron siyang anchovies. So, let's see. Ah, okay. Wala siyang anchovies. So, I think yung anchovies niya naka-mix na siya dito sa what you call this one? Sa sauce. Okay? Let's try and check naka-nasi lemak nila. The way to eat this is dapat meron kang sauce no, na nakakombine sa kanin. So, let's see. Yes, tama ako guys. No? Yung sauce niya nandito na anchovies o yung dilis. Nakakombine na siya dyan. And then, tingnan natin mo. Okay. Medyo masikip lang yung box. Ang hirap lang niyang kainin, pero this is so good, no? Because tingnan niyo guys yung ang laki ng chicken. For some reason, I find the chicken dito sa Kuala Lumpur no, na mas tastier compared sa manok sa Pilipinas, no? And it's possible kasi because iba siguro yung environment dito or iba yung the way they cook their chicken, you know, or the use of spices, no? A lot of factors, no? But I think, again, just for me, guys, no? Guys, from time to time, tingin ko lang, no? Mas maganda sana, no? Yung mga fast food natin sa Pilipinas. Wala lang naman, no? Naisip ko lang naman to because siguro sa pagka-travel natin and yun nga, pagkain natin ng iba't ibang kasing pagkain. So napapansin ko lang, no, yung mga fast food nila dito is nakaka-adapt, no, doon sa mga trend, no, na sinasabi natin normally sa na makaka-attract, no, ng mga millennials or families or even kids, no, sa pagkain doon sa mismong restaurant nila. So one of the siguro strategy na ginagawa dito sa KL is they're trying to make sure no na yung mga fast food nila is meron siyang root of
being a local fast food. So in this case, itong kinakain natin is a nasi lemak. So again, it's a traditional cuisine dito sa Kuala Lumpur. So what they did is they had a spin of it, no, using KFC chicken, using a, of course, a sauce. No, normally hindi mo naman makikita so sa isang American fast food. And ang magic nun is nakuha naman nila yung lasa. So feeling ko this allows them, no, to really somehow play safe sa segment, no, ng mga nagtitinda ng chicken and sa mga foreigner, no, na katulad natin na naghahanap ng, of course, ng mga kainan na familiar tayo, and yet hindi nawawala yung traditional touch doon sa mga pagkain nila. So yun lang, yun lang naman yung na-realize ko. Ayun, so natapos na natin, guys, yung pagkain, no, ng nasi lemak. And what could I say, it's one of the, you know, most unique experience, no, eating a traditional cuisine sa isang fast food restaurant, no. And no other way to get the best chicken, sabi nga nila, no, but in KFC. So I'm so happy, no, na nakita natin tong KFC dito sa pavilion. But for any other reason, we wanted na sana local yung kainin natin, but because medyo matagal-tagal na rin tayo dito sa KL, medyo yung panlasa natin medyo parang naghahanap, no, ng mga nakasanayan natin ng mga pagkain. And again, tasting nasi lemak KFC here in Kuala Lumpur. I-check natin kung ano pa ba yung mga pwede natin kainin at bilihin na unique dito sa Kuala Lumpur. Guys, isa sa mga bagay, no, na gustong-gusto nating matry dito sa, or isa sa mga restaurant, no, na gustong-gusto nating dito matry sa Kuala Lumpur is yung pagkain sa may McDonald's. Ngayon, lagyan natin siya ng konting challenge or context because for today's vlog natin, uumpisahan natin siya sa pag-order gamit ang ating cellphone. So this one, itong ganitong feature, guys, kung hindi ako nagkakamali, and again, you can correct me as always naman, hindi to available sa Pilipinas, no. Ito yung pag-order ka over mobile phone, and you can do this based on my experience for now dito sa may Kuala Lumpur. So what you will need to do is, of course, to have your cellphone, download the McDonald's app, make sure na meron kang internet, and nakaupo kayo or alam nyo kung ano yung location, no, nandito sa mismong McDonald's. Umpisahan na natin yung pag-order. Try natin itong ano, nakalagay menu Rama Chicken Burger. Chicken, di ba Rama is ano, more of like breakfast? So, ano natin siya. Okay, so let's try the mix and match. So, let's try yung chicken nila, no, na goreng. Okay. So small tea, try natin, no. Or small hot teh tarik. Check natin. Ang kasama lang, guys, is one piece chicken kasama na yung teh tarik, no, for a price of 6.59. Add to order. And then, order na tayo siguro ng isa pa, no, na burger naman. Kakaibang burger. Spicy lemon chicken. So, let's siguro make it ano na lang, as a la carte. Yeah, I think this one is already almost okay. Meron tayong nalibring free na coffee, no, on our orders by just gonna be paying only 19.61, or sabihin natin mga roughly mga nasa 200 to 220 pesos. Okay, so next step, dine in. Ang enter table number natin is 317, so idagdag lang natin siya sa 317. Okay, add to order. Okay, choose your payment method. I think ang pwede natin gamitin is debit
or credit card. Okay? Ito na yung makikita ninyo, no? Doon sa mismong confirmation screen, no, na nakuha natin after the payment. Yung order details is also available, like yung spicy chicken, isang what you call this one, isang burger, tapos yung coffee natin, no, libre yung kape na to, no, sa binayaran natin. Again, for a price of 20.8 ringgit or roughly naman nasa 220 to 240 pesos. So guys, share ko lang, no. So isa sa mga reason, no, bakit natin trinay din yung mobile ordering dito sa may McDonald's, because meron silang free na coffee. Nakalagay dito is free iced coffee susu or milk coffee or na maka-cafe, no, na medium with any purchase on mobile order and collect. Okay? So, yeah. So, yeah, makukuha natin later on, no, pag-deliver ng order natin. Okay guys, kamusta again? And nakuha na natin yung order natin, no. First natin, no, na titingnan is yung kanilang iced coffee. So, let's see. Yeah. Walang, kahit na walang halong biro, no. Yung McDonald's coffee, well, particularly for this ano, no, branch or dito sa may KL, sobrang sarap niya, no. And sometimes siguro ang mapapansin niyo dito guys is para ka na ding umorder, no, ng mamahaling kape. So next na titikman natin is yung kanilang spicy lemon chicken mac deluxe. And the reason being, no, bakit natin siya titikman, because walang ganito sa Pilipinas. Okay, so let's see. And this one. So let's try. Sobrang sarap. I think yung burger na to guys is one of the most unique burger, no, na natikman ko, because yung tama, no, kung ano yung nakalagay sa mismong packaging niya and kung ano yung nakalagay sa mismong menu niya, no, na zesty lemon, this is exactly what this burger is all about. Okay? By the time na kinagat mo yung buong burger, sumasabog yung lasa nung anghang, asim, alat, and yung mismong crunchiness, no, ng crust, no, ng ng burger itself. This is so good. So again, another weirdest, no, na order na nakuha natin for today is their McDonald's one piece chicken. Yung one piece chicken natin sa Pilipinas is normally naka-box with rice and with gravy. Piece chicken na nakuha natin, literal, no, na McDo, literal na manok lang siya, no, sa loob siya, no, ng isang pouch. So let's try and let's see, no. So yung kinuha natin na flavor is a spicy ayam goreng. And look at this. Look at this guys, no. While the size itself, no, hindi naman siya sobrang laki, takto lang siya, no, sa pagkain, no, ng parang sa isang tao lamang. What I would say is that the smell of it and also yung itsura niya, the texture niya, no, medyo malutong pa siya. And again, I think this is the moment of truth, no. So let's try. Ahang. Yeah. Sa unang kagat pa lang guys, no, ng McDonald's, no, na manok. Ang unang malalasahan mo talaga is yung unique spices and flavors nito, no. And I'm not saying na sobrang ibang-iba yung lasa niya sa Pilipinas. But what I would say is that mas masarap to and mas lasang-lasa mo yung unique na spiciness, yung juiciness niya,
yung mismong balat niya, no. So I think again, this is one of the best chicken no na natikman natin sa McDonald's. And it comes with to spicy sauce. Sobrang okay na sa akin yung ahang niya. So hindi ko na siya gagamitan pa no, ng any hot sauce or ketchup, and this by itself is already perfect. Isa sa mga bagay na napansin ko din. Huwag ko tumawa. Okay, cut. Next na ating i-check ang lasa is yung kasama sa may combo meal no ng manok na binili natin, which is their hot tarik, no? Because may nakuha na tayo guys no na libreng iced coffee. Ang kinuha naman natin is something naman na hot, and again, something na very unique lang dito sa Kuala Lumpur. Kung gagamit lang tayo no ng normal na language, this is normally what we know as milk tea or hot milk tea, that's also possible. But this one, ang tawag nila dito is teh tarik. Okay, so this is how it looks like. Let's try. Yeah, so I think this is good, no? So, guys, surprisingly, yung hot tea or yung teh tarik, no, na in-order natin from McDonald's is hindi siya ganun katamis. For those na may tinatawag na sweet tooth, for you guys, baka ang tingin nyo dito medyo matabang, but it's just so right, and it's just so swak na swak sa panlasa natin for today. So hindi siya masyadong matamis, and lasang-lasa yung tea taste niya. And I think what's more important is that mainit pa and creamy pa siya sa panlasa. Okay? Okay. So for the price guys no na nakuha natin na mix and match dito sa McDonald's Kuala Lumpur, what I would say is that this meal no na binili natin, again for a price ng ilan ba to? 1 2 3 4 apat na items for a price of 20 ringgit or what I would say is mga 240 pesos is already swak na swak sa budget. Okay? So once again, tikman natin itong hot teh tarik from McDonald's. So I hope guys no na natuwa kayo dito sa ating McDonald's mobile ordering vlog, and I hope na mabibigyan ko pa kayo ulit no ng travel vlog, travel tips, lalong-lalo na this 2023. Okay, so see you again, and ingat kayo sa inyong pag-travel. Thank you.